Start na po tayo magsalab ng ating dako ng saging. Ito, imported pa po ito dito sa California. Ay, meron na akong na pre-cut from last time. So, kaya po ang dahilan kung bakit isinasalab natin ang ating dako ng saging para po ito ay hindi masira kapag ihulma na natin siya sa ating paglulutuan mamaya ng ating bibingka. So, ganyan lang po. Ng apoy dahil lalambot na siya eh. Nagsusunod na siya sa gusto mong shape. Hinaan natin na kaunti ang apoy. Baho. Yan ang ating finished product. Yan po ang isa sa ano na dapat maiwasan nyo. Na pupunit siya. Kaya po natin isinasalab ito sa apoy. Ayan, bango ng bahay ko. Oh, may dahon ng saging na sunog. Sa Pilipinas, na usong-uso ang bibingka, lalo na po ngayon magpapasko. Eh dito sa Amerika, wala. Wala ka mabibilan. Ikaw lang ang gagawa kung gusto mong makatikim ng pagkain Pilipino. Delicacy sa Pilipinas. Pagpo sa mga taga Narvaisiha, isa pong Narvaisihano. Hello mga ka-YouTube! Magandang tanghali po. Tayo ay gagawa ng isa sa pinakasikat na merienda sa Pilipinas. Ang ating sikat na bibingka. Lalo na po ngayon magpapaskol. Usong-uso ang bibingka. So meron po ako dito ang rice flour, baking powder, salt, flour, sugar, fresh milk, egg, oil, water, at saka optional po ang ating cheese at ang ating salted egg. Ito rin po ang mga molders na gagamitin natin. Start na po tayo, mga ka-YouTube. Pagsamasamahin lang natin ang dry ingredients. Ayan. Sama-sama. Ayan. Sama-sama ang dry ingredients. Haluin. So, gagawa tayo ng parang butas or well. Dito. Ilalagay natin ang ating wet ingredients. Ito may itlog. Ang ating milk. Sama-sama lang lahat. Ang ating oil. Gitna natin siya. Ang ating water. Haluin natin siya. Ayan. Ang ating i-incorporate natin siya mabuti. Haluin mabuti. Wala maiwasan yung mga buo-buo. Musta Denise? Diyan sa Japan. Yung anak ko. Serve sa Air Force. Ingat ka parati anak. Mommy miss you. Isa sa paborito mo anak. Bibingka. Ano na ngayon magpapasko. So pwede mo itong gayahin anak. Manood ka lang sa YouTube. Ano dito ilalagay rin po natin mamaya sa below, comment below ang ating mga ingredients. Sige mga kayo. Yan po tayo. Kailangan natin siyang salain bago natin siya iyan sa mga hulmahan. Kasi po eh, para talagang sigurado natin na wala yung mga buo-buo para maganda ang kalabasan ng ating bibingka. Yan, requesto ng kapatid ko na nasa Ottawa at yung aking pamangkin na si Zoe. Si Ortea at si Zoe.
Miss na nila ang bibingka sa Pilipinas. Ngayon, ano ko rin ito? Kailangan na rin kayong bumawa. Yan. Sigurado na siyang wala talagang namumuumuo. So, ang gagawin natin, huhulmahin natin. Kailangan natin ng gunting. Ihulma natin ang dahon ng saging dito sa ating mga molder. Yan, ganyan po. So, gupitin na lang natin ang sobra. Kita ko lang sa inyo kung paano. Mas hirap kasi ang ating molder kasi malambot siya. Hindi katulad yung sa Pilipinas na talagang maganda ang humahan sa atin. Ito, silicone. Ating gagamitin na molder. Hindi siya ganun kaganda, pero pwede na rin. Lalo na dito tayo sa dayuhang lugar. Ayan. Ganyan naman po ang ating paglalagyan. Isa-isa, ah. Ayan, nasobra na ng aking pagsalap sa apoy. Kaya po, ayan. Ayan, maganda. Mabubutas siya. So, ito. Uy! Perfect! Saging, itapon. Ayan, sa Pilipinas, sa likod-bahay lang namin, sa Nueva Ecija, sa Balok, itong dahon ng saging, eh, libre lang. Dito po, binto ang presyo. Siya, mas maganda at mas mabango ang luto po kapag ginamitan ng dahon ng saging ang ating bibingka. Authentic bibingka from Nueva Ecija. Ayan. Kumain na lang natin. Ayan. Ito ang ating... Ayan na po! Atin nang ilalagay sa hulmahan. Nagbabalik po ako. Sobrang challenging po kasi katawa ko kung paano ko i-assemble lahat dito sa malambot ng aking hulmahan. Itong mga dahon ng saging. So, ayan. Lalagyan na po natin siya ng butter ng ating bibingka. Natin masyadong punuin dahil po siya ay aalsa pa. Sa ating recipe. Ano po tayong walo. Ngayon, lalagyan po natin siya ng ating itlog na mahalat. Naman lang po sa ilog na po lang nabili ko na ito, hindi siya ganong kaalat. So, mga tao dito ay mahilig din sa itlog. Tignan na natin siya. There you go. Ngayon naman, lagyan natin siya ng cheese. Lalo siyang masarap. Good. Pero ito, anak, ay hindi ubra sa'yo. Okay? Yan. Babalik tayo. Sasalang natin sa oven. Ayan. I-order na natin. I-bake na natin siya. Ginagamit ko convection. So, 390 degrees Fahrenheit. Luluto natin siya sa 25 minutes. Start. Ilan po natin siya dito at babalikan natin siya. Luto na. Ayan. Mga YouTube.
excited na ang aking anakis. Check po natin ang ating bibingka. Wow, ayan po siya mga ka-YouTube. Ang bango ng amoy. Ayan na siya. Tapos na ang ating bibingka. Nakita niyo naman po, mainit. Nasa loob pa ng oven. So, hahanguin na natin siya. Ipahiran ng ating butter. At ready to serve ng ka-YouTube. Pang hawak. May puro paso na. Puro paso na si Lola. Day. Ayan po, mga ka-YouTube. Ito na siya. Ating siya lalagyan ng butter. Ang ganda ng kanyang itsura. Ito naman po ang maganda sa ating molder. Eh, madali man siyang tanggalin. May mga sumobra siya. Okay lang siya. Ayan. Oh, ang bango. Marami ang bango po dito sa aking bahay. Oh. Dali natin siya sa molder. Classic. Ba talaga ang kain Pinoy. Bibingka. Ayan siya, mga ka-YouTube. Ayan na po. Lamasahan natin ang ating butter. Ayan. Siya ng butter. Hiran lang natin siya lahat para hindi mag-dry ang kanyang ibang soap. Special bibingka a la Joy. So, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Jocelyn Ramos Joy's Kitchen. Thank you. God bless to all.